Yo mga parikoy at marikoy, ayan, magandang araw sa inyong lahat. Meron akong isi-share sa inyo na bagong rules. So, kasi umuwi ako sa Pilipinas. So sa mga uuwi, sa mga gustong umuwi, ayan, makinig kayo mga marikoy, ayan, mga parikoy. So dati, nung umuwi yung kakilala ko, ayan, nung umuwi siya, eh ganito, ganinyan. So bago natin na bago ko sabihin yung mga bago na rules, huwag kalimutang i-subscribe at pindutin ang bell para updated kayo sa mga videos ko. Okay, mga kababayan ko, minamahal. Ayan. Mega love shout out sa mga kababayan nating uuwi. Alam mo, excited kayo guys. So, ito yung mga bagay-bagay na dapat nyong dalhin at dapat hindi dalhin. At dapat maging handa. Ayan, ito yung mga dapat nyong gawin. Okay, kasi ako, umuwi ako noong 14. February 13 ang flight ko. So, 14 ako nakarating dito sa Pilipinas. Ito yung mga dapat dalhin at dapat gawin. Ayan. So, dala kong bagahe ay dapat 30 kilos. At tapos, ang hand carry is 7 kilos. Yun. So, pag sumobra, malamang iiwan mo doon sa tao doon sa airport. Yun. Tapos, kailangan, importante mga parikoy at marikoy, meron kayong Red Cross. Kailangan nyo mag-fill up sa Red Cross kasi pagpasok nyo palaang doon sa pagpasok nyo palaang sa airport, kukuhanin na nila yun. Oo. At siguraduhin ninyo na meron kayong internet sa phone nyo. Kailangan meron yon. Although meron namang free wifi doon sa loob ng airport, pero mahina siya. So hanggat maaari mag-load kayo ng data or basta meron kayong pang-email, pang-internet. Kasi doon nila mismo kukuhanin yung para sa Red Cross na yung barcode. May barcode silang ipinaano sa doon sa scanner nila meron. Tapos kailangan kayo ang mag-apply, hindi dapat ibang tao kasi kailangan kayo yung nag-apply doon sa Red Cross. Actually ako, amo ko yung nag-apply. Pero pinaulit nila sa akin na mag-apply ako sa Red Cross. Pina-fill up nila ako ulit. So ngayon nga madali lang naman guys. Tuturuan ka naman nila doon, i-guide ka naman nila kung paano gawin. Kasi gaya ko sa mga OFW, sa mga DH, minsan di tayo pinapalabas ng amo. So, sila na yung nag-fill up. So, ang nangyari, pinaulit sa akin. Oo. Ngayon, pagkatapos doon sa Red Cross, yun, iano nila yung barcode doon. Marami silang titingnan yung mga address mo. Basta lahat-lahat na yung mga important details na ano sa'yo, yung para sa'yo. Passport, yan. O, importante, huwag nyo kakalimutan, syempre, ang passport, ticket, yan. Passport at ticket nyo. At lalong-lalo na ang mask. Oo, ang mask. Although, doon sa loob, bibigyan kayo ng mask, bibigyan kayo ng face shield, bibigyan kayo ng gloves, pero mas maigi na rin na magbaon kayo ng extra. Oo. Kasi mahaba-habang biyahe din. Although, may magbibigay naman ng mga crew, bibigyan kayo. Tapos pagdating dito sa actually doon sa loob ng eroplano guys, magkakalayo. Ewan ko lang kung yung ibang eroplano hindi ganoon. Iba-iba kasi nung ako as in doon sa buong ganyan, as in wala akong kasama guys, ako lang mag-isa. Thanks yet. Syempre safe na ako doon, wala akong katabi as in ano. Pero hindi mo pa rin masasabi, 'di ba? Alam mo naman ang carbonara. Tredor. So yun guys, pagdating naman sa eroplano sa airport dito sa Pilipinas, yun, kukunin ulit yung barcode mo, kukunin ulit yon. Ipapakita mo ulit yon, pupunta ka sa immigration, ang daming cheche-bureche sa OWA, ayan, immigration, OWA. Kukunin nila yung mga details mo doon, mag-fill up ka doon. Kaya hangga't maaari guys, huwag kayong magdala ng mga andaming anik-anik na bit-bit-bit. Huwag kayong magdadala guys, hangga't maaari isang bagpak lang, nandun na lahat. Yung hand carry nyo, nandun na yung passport mo, yung mga papeles mo, yung ticket mo, yung wallet mo.
or etc. Yung mga kailangan mo sa eroplano, mga ano, alam mo na, yung mga safety gears mo. Safety gears talaga. Oo, wag yung dami-dami yung bit-bit na cellophane, mga plastic-plastic bag, mga ganon. Wag na wag nyong gagawin dahil marami kayong dadaanang susulat-sulat kayo yan, susulat-sulat. Baka mamaya, minsan malaglag nyo na yung mga papeles na dapat importante, malaglag nyo, di ba? Hanggat maaari, yung baggage nyo lang na dalawa or isa, 30 kilos yon. Yun lang, nandun na yun, naka-safe na yun siya, nandun lang siya. So, magdala kayo ng backpack. Ako kasi hindi ako nagdala ng backpack kasi may dala akong laptop. So, medyo nahirapan ako guys kasi nga mabigat yung laptop tapos may dala pa akong hand carry na shoulder bag. So, hanggat maaari, kung wala naman kayong dalang laptop, mag-backpack kayo at doon nyo ilagay lahat. Lahat kumpleto na doon, na andun na. Para pag isang bukas mo na lang ganun, doon ka lang dudukot, ka lang ng dudukot. Ball pen, importante ang ball pen. Kasi yung mga ball pen doon, di mo alam kung sino yung mga naghahawak doon. Kailangan may sarili kayong ball pen kasi kahit sa aeroplano, magpipill up na kayo doon ng dalawang papel. Oo, dalawang papel pipill up nyo doon sa aeroplano. Bibigyan na kayo ng mga stewardess doon. So, yun nga, passport, ticket, ball pen, mga ano, safetyness, mga ganyan, mga mask, gloves, tawag ito, face shield, yan. Yung face shield naman, importante din yun kasi pagdating mo sa aeroplano, nakaganon na. Pero hindi naman ano yung face shield kasi hindi naman lahat nabibigyan. Oh, may mga ano talaga na may mga nagbibigay talaga. Kasi yung face shield ko, dito ko na sa Pilipinas nakuha eh. Ano, libre pa. Binigay ng Smart. O, diba? O, bakit naman Smart? Yun, pagdating sa aeroplano yon, marami kang dadaanan. Immigration, OWA. Tapos, doon sa may OWA, last na pilapan mo yon, bibigyan ka na ng pagkain doon. O, depende kung anong oras ka dadating, syempre. Tapos, doon na kayo magbibigyan kung saan kayo hotel na ilalagay. O, alam mo na yon. Doon kayo ilalagay. Tapos, 'di ba sabi nila, sabi nung kaibigan ko na nauna umuwi sa akin, 5 days pa lang na andun na siya sa bahay. Oo, natapos na yung kanyang quarantine. Pero ako ngayon 5 days na nandito pa rin ako at ngayon pa lang ako na test. Oo, ngayon pa lang, as in ngayon pa lang. So, ha, ilang araw kaya makukuha yung test? Hindi natin alam kung ilang araw makukuha yung result. So, ang sabi naman doon, bago ako, kasi bago kayo bumaba sa bus, nasasakyan yung papunta doon sa hotel, kung saan kayo ilalagay, i-orient na kayo mismo doon sa bus. Pagbaba mo ng bus, i-orient ulit kayo doon sa hotel. Oo, i-orient kayo doon, marami din kayong pipil upan, kayo napaka-importante guys, yung ball pen. Huwag niyong kakalimutan magdala ng ball pen. Ha? Ball pen. Huwag kakalimutan. Tapos, pagdating doon, i-orient ulit kayo. Yan, marami ulit kayong pipilapan. Pagdating doon, aakyat na kayo sa room nyo. Tapos noon, ayun, syempre, may mga pagkain. Libre naman, mga libreng pagkain, sabon, tubig. Libre naman lahat. O, libre. Pero kung gusto mong bumili, pwede naman. Pero kailangan mong tumawag, hindi ka pwedeng lumabas. Hindi ka pwedeng tumawag, hindi rin pwedeng magbigay yung mga kamag-anak mo ng pagkain, hindi pwede. Yung lutong pagkain, hindi pwede, bawal. At saka yung, ang pwede lang dito kasi yung mga groceries, yung binili sa grocery, pwede. Pero kapag may nagdala sa'yo, itatawag pa nila at sila, yung mga nagtatrabaho dito sa hotel ang magdadala, hindi yung kamag-anak mo or yung kakilala mo. Hindi nila ina-allowed yun. Tapos, ano pa nga ba? Kahit yung mga ano, yung mga grab, yung mga ano, yung mga shop, bawal yon. Hindi nila ina-allowed talaga. As in, ang daming bawal. So, hanggat maaari guys, kung meron kayong pwedeng bauning mga biscuits, kape, yung mga ganon, yung pwedeng pang-ano ng tiyan, kapag alam nyo, kasi yung oras ng pagbigay ng pagkain, minsan hindi pare-parehas, guys. Ewan ko lang sa ibang hotel, ha. Pero dito sa pinuntahan ko, kung hindi ko pa itatawag, hindi sila magdadala. So sad. Hindi naman siguro lahat, or maybe inuunawa ko na lang kasi baka busy, pagod, di ba? So, inuunawa ko na lang yon. Ganun naman dapat. Tapos, sabi sa orientation, guys, is, kasi ako may dala akong swab test mula Kuwait, kasi galing akong Kuwait. May dala-dala akong swab test. Nag-swab test ako ng February 12.
ng gabi, alas 10 ng gabi nag swab test ako. Tapos 13 ng alas 2 ng hapon nag-flight na ako. So ilang oras lang yung pagitan. Tapos pagdating ko dito sa Pilipinas, as in tinanong ko doon kung pwedeng kung ano tawag dito yung connected ba sa mga ganun. Sabi niya hindi raw kailangan sundin yung ano ganyan ganyan. So hindi na ako nag-react kasi syempre Pilipinas, so bansa natin to, kailangan nating sundin kahit na meron na tayong test do sa ibang bansa. Pero sayang yon, nagbayad yung amo ko ng mahal kasi gusto niya ako daw ako ma-quarantine para makasama ko yung pamilya ko nang mabilis, kasi alam niya pag may test na ganoon, dediretso na sa bahay na mag-stay, wag lang lalabas. Pero so sad, nalungkot siya nung sinabi ko na hindi allowed, hindi siya pwede. So ganoon na nga, ang sabi dun sa orientation, after 5 days, tsaka ka-itets. Ngayon nga yung pinaka panglimang araw ko rito na na-test ako kanina. Tapos hindi ko alam kung kailan na makukuha ang result. Doon pa lang kami makakalabas. Sabi naman sa orientation, 8 araw daw kasama na yung test. 8 araw makakalabas na kami. So, meron pa akong 3 araw na gugugulin dito. Okay, guys. So, ayun, be ready, guys. Be ready sa mga bagay-bagay na sinabi ko, ha. Passport, ticket, ballpen, yung sa Red Cross, yan importante 'yun sa Red Cross. Yun ang una. Kahit kapag itetest ka, hinahanap yun sa Red Cross. So, hinahanap yun. Tapos, kailangan may SIM card ka or email. Gumawa ka ng email mo. SIM card ng Pilipinas, kasi dun ka nila tatawagan or i-chat or email. Dun ka nila i-chat. Isesend ka ng email sa mga results. Tapos, anong tawag dito? Siyempre, laging may battery ang cellphone nyo, guys. Kasi, always na ano, dala-dala mo ang cellphone mo kasi nga yun sa Red Cross na andun kasi yun yung pinaka ano ng barcode. Kailangan nila talaga yun para sa yung safety. Ayun, yun lang yung mga kailangan, guys. At syempre kailangan na ano kayo sa sarili nyo. Alagaan yung sarili nyo kasi 8 araw na pag-i-stay sa hotel. So kailangan healthy. Oo, wag nyo pababayaan magpahinga, matulog, kumain. Oo. At saka mag-ready kayo, guys, ng pera nyo kasi hindi lahat libre dito. So, pwede ka namang bumili doon sa bar nila, pwede kang bumili ng pagkain mo. Pero not all the time yung mga pagkain na nasa listahan meron, yung iba wala. So hangga't maaari, kung may time ka na magdala ng pagkain, importante yung lagay mo na sa pouch mo, sa bag mo. Dalhin mo biscuit, yan, tubig, importante ang tubig, guys, alam mo. Wala nang tubig. Ayun, kaya alam mo naman, importante ngayon dito sa Pilipinas, super init. So, yun, guys, maraming salamat. Naway na makakatulong yung mga sinabi kong mga ano, ha, mga dapat yung dalhin, dapat yung gawin. Sana makatulong ako, ayan. So, 8 days na ngayon, hindi na 5 days, okay? Hindi ko rin alam kung ilan ang araw na mag-i-stay ako doon sa amin. Hindi ko rin alam kung kailan ako pwedeng lumabas. Hindi ko rin alam. So, malalaman ko rin pag nandun na ako. Kasi, ang magkahalid pa rin sa akin, guys, is OWA pa rin. So, thank you so much sa mga taga-OWA. Thank you. kasi wala naman, hindi naman tayo mayaman. So, sila pa rin ang maghahatid sa akin at susundin ako ng mga LGUs doon sa mga taga sa amin. Yun. 3 days pa para ako ay makarating na sa amin, sa aking bahay, sa aking munting bahay. Ayun, so i-update ko ulit kayo, guys, kung ano na ang mangyayari doon sa baryo namin, sa barangay namin. Ayun lang. Sana nakatulong ako, guys. Maraming salamat sa pakikinig at panonood. And once again, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga videos ko. Thank you so much, guys. I love you all.